Kadalasan sa mga tao nagbabago. Hindi maikakaila na kapag napalayo na ang taong naging mahalaga sa iyo, ay maaaring mawalan ka ng halaga sa kanila. Ngunit may mga pagkakataon din na mananatili ka sa puso nila, lalo na't nandoon pa rin ang pagmamahal nila sa iyo. After almost 9 years of looking for Ian de Leon, ay nakita rin sila sa wakas ni Ronan. Ngunit sa hindi malamang kadahilanan ay tila ba, nakalimot na ang binata sa babaeng pinangakuan niya ng pagmamahal noong sila pa ay bata pa. Tunay nga bang nagbago at nawala na ito ng pagmamahal kay Ronan o sadyang may iniiwasan siya upang di mapahamak ang dalaga? Stay wild, Moonchild Ronan, Ian said 9 years ago. Ilang beses siya nagpabalik-balik sa isipan ng dalaga nang makita ang binata ang papalabas sa kumpanya. Hinarangan niya ito at ipinakilala ang sarili. Pero tinitigan at nilagpasan lang nito ni Ian na para bang di niya kilala ang babaeng minahal niya. May pag-asa pa bang matupad ang mga pangako ng binata kay Ronan? Abangan. Nakatulala habang nakaharap sa salamin si Ronan. Tunay ngang hindi nagbago ang gandang lalaki ni Ian after 9 years. Mas nadagdagan pa ang kagwapuhan nito na mas lalong ikinamangha ng dalaga. Ngunit ang hindi niya maintindihan ay kung bakit ganoon na lamang ang ipinakita nitong ugali sa kanya. Ian, what happened? Nasabi na lang niya sa sarili, saka tumulo ang mga luhang kanina'y namamahinga. Halos mamaga na ang kanyang mga mata sa labis na pag-iyak. Nangako sila sa isa't isa na magmamahalan sila. Ian is his first and true love. Siya ang nagpabago sa kanya. Noong mga panahon na wala siyang pinapansin dahil nerd siya. Walang may gusto sa kanya dahil sa kaistriktahan niya bilang president ang classroom nila. Minsan nga ang tawag sa kanya ay alila ng mga teacher dahil ni ultimong maliit na ipinagbabawal ay isinusumbong niya. Pero wala siyang pakisa sinasabi ng mga kaklase nila noon. She is numb and emotionless. Wala siyang maramdaman na sama ng loob o di kaya'y wala siyang pakialam kahit wala siyang maging kaibigan. Ang sa kanya lang ay gawin ang trabaho bilang president ng school nila. Pero nag-iba ang lahat ng mag-transfer sa kanila si Ian. Gwapo siya at crush ng campus. In other words, heartthrob. Pero walang pakidoon si Ronan. Sa isip niya, isa na namang lalaki na gagamitin ang looks niya para makapanloko ng babae. Walang ibang gagawin kung hindi ang mag-cheeks. Pero she was wrong. Mayaman ang pamilya ni Ian, pero kahit na ganoon, ay hindi yon hadlang upang hindi siya maging gentleman. He is a good friend to everyone. At siya din ang unang nakipagkaibigan kay Ronan. Lagi siya nitong ipinagtatanggol from other students na tinatawag siya sa iba't ibang pangalan. Ramdam ni Ronan ang sinseridad sa pakikipagkaibigan ng lalaki. Hanggang sa unti-unti na nga itong nagbago. Natuto siyang mag-isalamuha at napalapit sa mga kaklase nila. Marunong ka palang umite, dapat lagi kang ganyan. Sabi ni Aya nang minsan ay ihatid niya papauwi si Ronan. Mag-i-end na rin ang school year nila when Ian confess. I never met a girl like you. The more na nakikilala kita, the more na mas nahuhulog ako sa iyo. Hindi pa kita nakikilala pero matatag ka na. Pero mas lalo akong nagkagusto sa iyo simula ng unti-unti kitang napagbago. Sana matanggap mo ang pagmamahal ko. Di man ngayon, pero pagdating ng tamang panahon. Sabi ni Ayen. Doon nagsimula ang lahat. She started to admit na mahal na rin niya si Ayen. Pero kahit na ganoon ay hindi pa rin siya nagparupok. Uunahin niya ang kanyang pag-aaral at naiintindihan iyon ni Ayen. Dahil din doon sa desisyon ng dalaga ay mas lalo siyang nagustuhan ng binata. Stay wild, Moonchild. Huling sabi ni Ayen nang matapos ang graduation nila. It's a word kung saan sinasabi ng binata na huwag itong magbabago. Kinabukasan, pumasok si Ronan na maga ang kanyang mga mata. Pangalawang araw na niya ito sa kanyang trabaho as a secretary of Mr. De Leon. Nung unang pasok pa lang niya ay di niya nakilala ang boss niya. Nang tingnan niya ang kanyang memo, ay nalaman niya may press conference palang magaganap ngayong araw. Nagmadali siya nagpunta sa function hall kung saan magaganap ang conference. Pero mas ikinagulat niya ang pangalan ng kanyang boss, Mr. Ian De Leon. Sambit niya na halos maluha na lang. Ngayon lang niya na-realize na siya na pala ang boss niya. Kaya pala di niya nakilala ang boss niya kahapon sa kadahilan ng lumabas ito. Nakasalubong pa niya ito pero inignora lang siya.
Yun ang labis na nagpapasakit sa kalooban niya. Ni Hai, ni Ho ay wala. Parang di siya nag-iikse sa paningin ng lalaki. Pagkapasok niya sa press conference ay mas lalong nalulas si Ronan. Sa dami ng flash ng cameras ng mga reporters, hindi niya inaasahan na may event ngayon. Sa harap kung saan nakaupo ang dalawang kinukuna ng kamera, ay mahigpit na nakakawit ang kamay ng isang babae sa lalaking katabi nito. Kung kanina ay nadudurog ang puso ni Toy, ngayon ay parang pinino ang basag niyang puso, hindi inaasahan na may iba na pala si Ayen. Ano po ang dahilan at nagsapubliko kayo, Mr. and Mrs. De Leon? Ano po ba ang nakakagalak na anunsyo niyong mag-asawa? Sunod-sunod na tanong ng mga reporters sa dalawa. Hindi makagalaw si Ronan. Kasado na pala ang lalaking inakala niya ay aantayin siya. Siguro ay masyado lang siyang nag-assume na may true love na naghihintay sa kanya. Masyado siyang inosente sa larangan ng pagmamahal. After Ayan left noong nagtapos sila sa high school ay hindi na siya nagpapasok ng ibang manliligaw sa buhay niya. Ni hindi nga niya naisip kung babalikan pa ba siya ng lalaki. Umaasa siya. We are here to announce you na magkakaroon na ng bagong miyembro ang Huangco and De Leon family. Masayang bungad ng babae na si Juan. Kilala siya ni Ronan. Isa iyon sa naging kaklase nila noong high school sila. Mabait ito. Anak din ng mayaman ng Huangco. Hindi ina-expect ni Ronan na sila ang magkakatuluyan ni hindi nga sila nagpapansin na noong high school sila. Nanlambot ang kanyang tuhod sa narinig. Siguro ay kailangan niyang mag-move on. Bago pa kumawala ang kanyang mga luha ay lumabas na siya sa function hall. Nagkulong siya sa CR at doon iniiyak ang lahat. Naisip niya kung bakit di man lang nagsabi si Ayan sa kanya. Matatanggap naman niya iyon. Tuloy nagmukha siyang tanga pero kailangan niyang magpakatatag. A part of her was lost at hindi na niya alam paano mabubuo ulit ang nawawalang parte sa puso niya. Nanatili sa puso niya si Ayan for almost 9 years kahit wala ito. Kaya mo yan, Ronan. Tuloy pa rin ang buhay. You should stay strong. Napabago ka niya, napabuti ka. Nagkaroon ka ng mga kaibigan because of him. Kung nasira ang pangako niya sa'yo, hindi ko naman sisirain ang pangako ko sa kanya. Stay wild, Moonchild. Sabi nito sa sarili habang nakaharap sa salamin. Pasalamat siya at walang tao that time sa CR. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at pinilit na ngumiti kahit kita sa mga mata nito ang sakit. Mamahalin pa rin kita kahit sa malayong tanaw lang. Sabi pa nito bago lumabas. Hinawakan ni Ayan si Joan sa kanyang braso at inalalayan palabas sa press. Nagiging crowded na doon kaya kinailangan na nilang lumabas. Ang dami pa nilang tanong. Reklamo ni Joan sa malumanay na boses pagkalabas nila sa press. Can't you see? Wala nang kakwenta-kwenta ang mga tanong nila. Kinakailangan bang magpatawag ng press conference para lang ipaalam ang tungkol sa pagbubuntis mo? Sabi ni Ayan na pigil ang pagkakairita. Kailangan natin, baby. Look, ito ang first apo ng Huangco and De Leon family. So, they need to know. Pag-aapila ni Joan. Wala nang nagawa si Ayan na pabuntong hininga lang siya. Hindi siya mananalo sa pagtatalo nila kung ayaw din makinig ng asawa niya. Isa pa buntis ito kaya hinayaan lang niya ito. Uuwi na ako. You should go back to your office. Pamamaalam ni Joan. Hinalikan niya ang kanyang asawang walang kibo at umalis na. Napahinga habang papunta sa elevator si Joan. She smiled. Mukhang success ang plano niya. Nang matanong niya ang babaeng makakasalubong niya, kunwari ay naghalungkat ito sa bag niya. Sinadya niyang mabangga ang babae. Sorry, ma'am. Hinging paumanhin ni Ronan. It's okay. Nakangiting sabi ni Joan. Bahagya pang naningkit ang kanyang mga mata na tila kinikilala ang babaeng kaharap. Wait, is that you, Ronan? Sabi ni Joan. Miss Huangco? Pagkilala din ni Ronan. Mrs. De Leon? Pagkokorek nito sa kanyang sinabi. Bigla tuloy naging awkward sa pagitan nila. Nga pala, mag-coffee muna tayo. It's been a long time since we met. Para na rin makapagkamustahan tayo. May pasok pa ako. Maybe next time na lang. Tinignan ni Joan ang ID ni Ronan. I guess, sekretary ka ng asawa ko. Don't worry, ako ang bahala doon. Halika na. Excited na akong may makausap man lang from our batch. Sabi nito. Di na nakapagsalita si Ronan nang akayin na siya ng babae.
Nagitian pa sila na parabang close sila dati. Di komportable si Ronan pero mabait naman si Ronan noon pa kaya siguro okay lang na sumama siya. Isa pa, kailangan niyang masanay humarap ng normal dahil permanente na siya sa trabaho ng kanilang kumpanya. Sa office, nakatulala si Ayan habang sinasariwa ang pagkikita nila ni Ronan. Nagigilty siya kung bakit di niya pinansin ang dalaga. Gayong wala naman itong kasalanan. Kung tutuusin ay si Ayan ang may kasalanan pero di niya alam ang sasabihin sa babae. Ang ikinakatakot niya ay malaman ng pamilya ni Joanne ang tungkol kay Ronan. Kailangan muna niyang mapatunayan ang kasalanan ng pamilya ng mga Huangko sa pagsasabotahe nila sa pamilya niya. Malakas ang pakiramdam niya na may kinalaman sila sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Iyon nga lang, di niya alam kung ano ang motibo at paano nila nagawa. Poprotektahan niya si Ronan sa kahit anong paraan. Pero sa ngayon, kailangan muna niyang ignorahin ang dalaga and his hoping na maintindihan lahat ni Ronan iyon pag nagkataon. Mahal niya ang dalaga, hindi nagbago ang pagtingin niya sa babae. Pero nasira lahat ng pangarap niya rito simula nang maaksidente ang kanyang mga magulang at mabangkrap ang kanilang negosyo. Hindi niya alam paano makabangon gayo. Bata pa siya at di kayang i-handle ang ganoong kalalang crisis sa negosyo nila. When Huangko's offer help, ay ginrab na niya iyon. Pero they need an assurance at iyon ang pagpapakasal sa kanilang kaisa-isang anak na si Joanne. Kailangan niyang sagipin ang kaisa-isang alaala ng kanyang mga magulang. Ang kanilang negosyo ay dugot pawis ang ipinuhunan nila. Pikit mata niyang pinakasalan ng babae, sa totoo lang, maayos naman ang pagsasama nila ng kanyang asawa pero kahit anong pikit niya, hindi niya kayang magawang mahalin ang babae. Si Ronan at si Ronan pa rin ang itinitibok ng kanyang puso. Gagawin ko lahat, magkabalikan lang tayo. Sana makapaghintay ka pa, mahal ko. Sabi nito sa isipan niya. Masayang nagkukwento si Joanne kay Ronan tungkol sa mga sweet moments nila ni Ayan. Nagpapakita pa ito ng iba't ibang pictures nila na sobrang sweet nila. Pero may napansin si Ronan sa mga pictures. Nakangiti ang lalaki pero bakit ganon ang mga mata niya? May something na hindi niya maintindihan. Masaya ba talaga siya? Iyan ang mga tanong na tumatakbo sa isip niya. Imbis na selos, ang maramdaman niya ay tila awa ang nararamdaman nito. Iba ang ngiting nakita niya from past 9 years na kasama niya ito to now. Yung ngiting alam niyang purong masaya pero ngayon, parang maitinatagong lungkot ang lalaki. Gusto pa niyang mag-usisa pero di matahimik sa kakakwento si Joanne. Sana nandun ka nung time na kinasal kami. Pero don't worry, gusto ko ikaw ang maging ninang ng anak ko. Sabi ni Joanne na ikinagulat ng dalaga. Ha? Sure ka? Nakakahiya naman. Magkaroon siya ng ninang na poor? Ano ka ba, Ronan? Hindi ba siya ng standard ng buhay? You're a part of our life since tayo ang magkakabatch noon sa high school. After all, malapit kayong magkaibigan ng asawa ko noon. But I don't know na may gusto siya sa akin noon. Paliwanag ni Joanne. Sa last part na sinabi ng babae ay medyo nahangina ng dalaga sa inista nito. Talaga ba? Nagkagusto si Ayan sa kanya? Aminado ang dalaga na walang nakakaalam sa confession ni Ayan sa kanya the last time bago sila nagkahiwalay ng landas. Pero ni minsan ay hindi niya kinikitaan si Ayan ang nagka-interest kay Joanne kahit maganda pa ito. Umuwi si Joanne na masaya the way she looked at Ronan kanina na parabang nasasaktan. Mas lalo siyang na-excite. Gusto niyang ipamukha sa dalaga na pagmamay-ari na niya si Ayan at nagmamahalan sila. Alam niyang nagmamahalan na si Ronan at Ayan noong high school sila. Kasi narinig niya ang pag-amin ng lalaki kay Ronan. Mahal na mahal niya si Ayan pero espesyal ang tingin niya kay Ronan. Kahit ano pang pagpapapansin ang gawin niya ay parabang hindi siya nag-iiksa sa paningin ng lalaki. Kaya hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Sinabi niya sa mga magulang ang gusto niya. Masyado siyang spoiled para pagbigyan siya. To the point na ginipit nila ang negosyo nila Ayan at dahil ayon ng mga magulang ng lalaki na ipagkasundo sila, ay napilitan silang isabotahe ang sasakyan nila upang maaksidente. At dahil sa wala pang sapat na karanasan si Ayan ay madali nila itong namanipula na magpakasal kay Joanne. Pero sa kabila ng pagsasama nila, ramdam niya na di pa rin niya naangkin si Ayan at paminsan-minsan ay si Ronan ang tinatawag niya sa kanyang panaginip. Ngayon gusto niyang sirain ng tuluyan ang nararamdaman ni Ayan kay Ronan.
She will do everything para makuha ang puso ng lalaki. Matamang nag-iisip si Ronan habang nakaupo sa kanyang table. Pinagmamasdan ang picture ni Aya na nakasuot ng suit na minsan ay hindi nagbago ang feelings niya rito. Iniisip niya kung ano ba ang nangyari sa buhay nito after nilang magkahiwalay. Curious siya, pero walang makakasagot sa mga tanong niya. Ni hindi nga siya kinakausap ng lalaki at wala siyang lakas ng loob na kumprontahin ito ulit after siya nitong ignorahin sa entrance. Sa pag-iisip ay nagulat siya nang may magsalita sa kanyang likod. Gusto mo bang hampasin yan? Ay tipaklong, ayen. Ay sir pala. Nagganda utal-utal na nang sabi ng babae. Nope, ngayon pala. Pwede, ayen na lang. Sagot ni ayen at pumiti ito sa kanya. Napangiti din ang babae kaso this time totoong ngiti ang nakita niya. Ang ngiting pinakaaasam niya. Namiss niya iyon sobra. Akala ko, di mo ako makikilala. Naluluhang sabi ni Ronan. Pwede ba yun? Isa pa. Prangko lang yun sa'yo. I'm sorry nga pala sa inasta ko ng isang araw. Ayen said. Wala sa hinuhang niyakap niya ang lalaki, niyakap din siya ng mahigpit ni Ayen. Naramdam nila ang sobrang pagkamis sa isa't isa. I'm sorry for making you worry. Sabi ni Ayen, it's okay, ang mahalaga, pinansin mo na rin ako sa wakas. Pwede bang hindi? Marami kang dapat ikwento sa akin, lalo na ang... Di na niya naituloy ang sasabihin dahil pinutol iyon ng lalaki. Mamaya pag lunch natin, sabay tayo kumain, okay? Ngumiti naman ang dalaga, maiintindihan niya si Ayen kung magpapaliwanag ito. Ang mahalaga ay maliwanagan siya sa mga nangyari. Ginulo ng lalaki ang buhok niya bago pumasok sa kanyang office. Tanghali na, magharap ang dalawa na nakaupo sa isang lamesa. Nasa loob sila ng isang mamahaling restaurant na medyo malayo sa kanilang kumpanya. Hindi iyon brunch ng Huangco. Napaisip siya kung bakit sila doon kumain. Gutom ka na ba? Tanong ni Ayen. She just nodded. Sa isip tuloy ng dalaga na hindi nga nagbago si Ayen. He's still the same, gentleman, sweet at caring. Sayang dahil kasado na. So, what happened for past 9 years? Paunang tanong ni Ronan. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Ayen, sumilay ang mapait na ngiti sa kanyang mga labi. I'm sorry kung hindi kita nabalikan dahil nagkaroon ng crisis ang aming negosyo. My parents did everything para maisalba ang negosyo, but some for reason ay naaksidente pa sila. Tumigil sandali ang lalaki, huminga siya ng malalim na tila, pinipigilan na mapaluha. Hinawakan ng dalaga ang kanyang mga kamay upang makisimpat siya. Hindi kasi niya alam na ganoon ang pinagdadaanan ng lalaki. Mabuti na lamang at hindi siya naging padalos-dalos sa kanyang emosyon at inalam kung ano ba talaga ang nangyari. Ang negosyo lang ang tanging naging alaala nila sa akin. Pero dahil nasa kalagitnaan nga ng crisis at baguhan pa lang ako, alam ko ang babagsak yun. Pero dumating ang mag-asawang Huangco. They are willing to help me upang hindi malubog ang negosyo. Sa una, nakakita ako ng pag-asa. Napatigil muli ito sa pagkukwento. Marie naman nakikinig ang dalaga na tila nararamdaman din ang kung anuman ang pinagdadaanan ng lalaki. Mahigpit na hinawakan ni Ayen ang kamay ni Ronan. Pero they want an assurance. Business is business. So, para mapag-isang negosyo ay kinailangan kong magpakasal sa anak nilang si Joanne. Sa una nagprotesta ako kasi ayoko maging negotiation ang marriage. Isa pa, di ko rin alam ang side ni Joanne na baka ayaw din niya. Pero ayos lang din daw rito. Sumugal ako para sa mga magulang ko. Pagkatapos magpaliwanag ay niyakap siya ni Ronan. Ang mga yakap at pag-intindi ng dalaga ay sapat na para mapagaan ang loob ni Ayen. Na-miss niya ang mga yakap nito. I'm sorry, Ronan. Pero I hope hindi ka magbago sa akin. Yung kung ano tayo dati noon, sana ganun pa rin tayo. Thank you kasi hindi ka nagbago. Sabi nito. Hinaplos niya ang likod ng binata. Mabuti na lang nagpa-reserve sila ng private dining kaya walang nakakakita sa kanila. Naiintindihan kita. Nandoon pa rin naman ang pagiging close friends natin. Nandito lang ako para sa'yo. Sabi ni Ronan. May kirot na nadama si Ayen sa sinabi ng dalaga. Close friend, kung sa bagay wala pang alam ang dalaga sa totoong nangyari. Sa kanya sasabihin kapag nakakuha na siya ng ebidensya laban sa pamilyang Huangco. Ang mahalaga,
Nandito na ang dalaga, kasama at nakikita niya. Kumawala sila sa isa't isa at napatawa bahagya. Nakita mo patuloy akong umiyak. Alam mo, sa'yo lang ako umiyak. Sabi ni Ayen. Napangiti sa Ronan, di pa rin nawawala ang pagiging espesyal niya rito. Pasalamat siya at ganoon pa rin sila. Pero in private nga lang, masama kasing tingnan ang pagiging caring nila publicity. Ayaw din niyang ma-misinterpret ng asawa nito ang pagiging close nila ni Ayen. Hapon, pauwi na ang dalaga. Nag-insa si Ayen na ihatid ito sa kanyang apartment. Wala nang nagawa si Ronan kung hindi ang pumaya. Alam kasi nito na hindi ito titigil sa kakapangulit. Dito ka na pala nakatera? Ayen said. Oo, alam mo na. Independent ako. Wala na kasi sa lola. Wala nang mga magulang ang dalaga at lola lang ang nagpalaki rito kaya ganoon siya kapursigido noong high school sila. Napatango na lang si Ayen. Alika, pumasok ka muna. Kahit di mo naman sabihin, papasok talaga ako. Napatawa na naman ang dalaga, parang bumalik sila sa pagiging teenager. Di ba magagalit ang asawa mo? Nope. Sabi ko may aasikasuhin muna ako. Ayen said and smiled towards her. Nanood sila ng movie. Yung horror pa talaga, kaya di may iwasang mapadikit si Ronan kay Ayen. May papopcorn pa sila na niluto ng dalaga. Si Ayen ang may gusto ng horror, kaya di na kinontra ng dalaga. Palihim na naman na napapanghiti si Ayen kapag sumisiksik ang dalaga sa kanya. You're cheating. Sabi ni Ayen na nakatingin sa dalaga. Anong cheating? Nakangusap ang sagot ng dalaga. Pumipikit ka oh. Paano mo ma-enjoy ang movie kung may nalalaktuan ka dahil sa pagpikit-pikit mo? Napilitan tuloy ang dalaga na dumilat pero sa pagdilat naman niya ay siya naman paglabas ng halimaw kaya nagulat ang dalaga. Agad siyang napayakap kay Ayen. Natatawa-tawa ang lalaki sa reaksyon ng dalaga. Kaya naman nahampas ni Ronan ang kanyang dibdib. Pwisit ka? Aatakin ako sa puso? Nakasimangot niyang sabi. Sus, andito naman ako kaya huwag kang matakot. Sabi ni Ayen. Pinulahan tuloy ng pisngi ang dalaga. Ayen never failed to make those butterflies scatter onto her stomach. Hindi niya maiwasan na kilige. Pero kahit papaano ay alam niya ang boundary niya at kung saan siya lulugar. Pagkatapos nito umuwi ka na sa inyo. Tinatakot mo ko eh. Kunwari ay pagmamaktol ng dalaga. Tatawa-tawa pang sumagot si Ayen. Bukas, hindi na horror ang papanoorin natin. Tila ba nanabik ang puso ng dalaga nang marinig iyon. Kung ganoon kasi ay makakasama niya ulit ang lalaki. Sige na, basta di na horror. Kung hindi ay babahan kita sa apartment ko. Kung matiis mo ko. Biglang sagot ni Ayen. Napatigil tuloy si Rona. Tama nga siya. Di nga niya matitiis ito. Joke. Promise. Di na horror. Ayokong mabandito, no? Napangiti ang dalaga sa sinabi nito. Kung pwede lang patigilin ang oras, matagal na niyang pinatigil iyon para makasama pa ng mas matagal ang lalaki. Umuwing magaan ang loob ni Ayen every time na naaalala niya ang ngiti ng dalaga, ay nawawala ang bigat ng kanyang loob. Baby, bakit ngayon ka lang? Boses ni Joanne na galing sa kusina. May dalang basong gatas. Bahagya pang nagulat si Ayen. Oh, ba't gising ka pa? Bumalik ang pagiging seryoso nito pero kahit papano ay gentleman siya rito. Simula nang maging asawa niya ito ay sinubukan niyang mahalin ang babae. Mabait, maasikaso at maganda. Joanne is almost perfect pero di niya magawang matutunang mahalin ito. Seronan at Seronan pa rin ang isinisigaw ng kanyang puso. Hinintay kita syempre. Sabi ng kanyang asawa, iniabot pa rito ang ininumang gatas. Makakasama sa baby ang pagpupuyat. Halika na, pumunta na tayo sa kwarto. Napangiti naman si Joanne sa concern ng asawa. He really care about her and to their baby. Isinakbit ng babae ang kanyang kamay sa braso ng kararating na asawa. Wala nang nagawa at hinayaan lang si Joanne. Sa kwarto, nakahiga na ang dalawa. Joanne tried to kiss Tim but Ayen refused. You're pregnant. Dapat namamahinga ka na. Makakasama yan sa baby. Malumanay na sabi ni Ayen. Pwede pa naman kasi 2 weeks pa lang ito. Sagot ng babae trying to seduce Ayen. Matulog na tayo. Maaga pa ako bukas. Sabi ni Ayen saka nahiga ng maayos. Bahagya pang na-disappoint si Joanne sa pagtanggi ng asawa. Bihira na nga lang may mangyari sa kanila at lagi na lang siya ang nangyayaya.
Aya never kissed him unless kung si Joanne ang mag-insist. Nahiga na rin si Joanne na wala na ang gana niya. Nababad trip siya sa asawa. Patalikod itong nakahiga kay Ayan expecting na magsosorry ang lalaki. Pero umabot ng 10 minuto na di man lang siya pinansin ang lalaki. Niyakap ay wala. Halata naman kasi na nagtampo talaga siya, dapat naglalambing na ito sa kanya. Pero paglingon niya nakatalikod din sa kanya ang lalaki at mahimbing na natutulog. Maluha-luha tuloy siya. Nakuha pa nito matulog ng mahimbing kahit na may tampuhan sa pagitan nila. Pinagmasdan niya ang malaanghel na mukha ng lalaki. Pinunasan pa nito ang luhang tumulo sa kanyang pisngi. Niyakap niya ang asawang natutulog. Mahal na mahal kita, baby. I will do everything to keep you. Mababaling din ang pagmamahal mo sa akin, Joanne said. Kinabukasan, normal lang ang pakikitungo ni Ayan sa dalaga. Ganoon din naman sa Ronan. Alam naman niyang wala dapat silang itago dahil nga, kaibigan lang sila. Pero ang iniiwasan nila ay makaako ng issue. Baka ma-misinterpret nila ang kanilang closeness. Habang nasa trabaho ay focus lang sila. May plano kasi si Ayan na isiparate ang negosyo nila sa Huangpo. Masaya na silang dalawa na nagkikita sa office. Samantalang nalaman ni Joa na hindi pala galing sa meeting kagabi ang asawa. Kung hindi, magkasama sila ni Ronan. Naitapon niya ang telepono nang wala sa oras. Inis na inis siya sa sinabi ng empleyado na nagmamanman kay Ayan. Mukhang gumagawa na ng paraan ang dalaga sa pag-agaw kay Ayan. Iyan ang nasa isip ni Joanne. Kaya naman nag-isip kaagad siya ng plano kung paano masisira ang dalaga sa kanyang asawa. Hindi naman po pwedeng sabihin niya sa mga magulang niya. Dahil alam niyang tatapusin nila kaagad si Ronan. Baka doon magduda na si Ayan kapag nagkataon. Mas mabuting tahimik siyang gagalaw. Tinawagan niya si Ronan na agad namang sinagot ng kabila. Hello? Sino po sila? Sagot ni Ronan. Hello, Ronan. It's me, Joanne. By the way, samahan mo ako mag-mall pagkatapos ng work mo. Magsa-shopping ako. Masaya nitong sabi. Ma'am, kasi po. Wala nang kasi-kasi. Ninang ka ng magiging anak ko, kaya pagbigyan mo na ako. Pagpuputol ni Joanne sa dalaga. Narinig pa niyang napabuntong hininga ang dalaga. Sige. Sagot niya. Thank you, Ronan. Kunwara ay masayang-masayang, sabi ni Joanne. Pero pagkababa sa phone ay nawala ang ngiti ni Joanne. Sa lubong ang kilay na tinawagan ng driver na maghanda na mamayang hapon. Ma'am, anong oras po? Sabad naman ng personal maid niya na narinig pala ang sinabi sa telepono. Hindi ka sasama. May magiging tagabitbit ako kaya mag-relax ka lang. Sabay ngumiti ang isang sulak ng kanyang labi. Sa office, nagliligpit na si Rona nang lumapit si Ayan. Ihatid na kita. Pag-anyayan niya. Sorry pero may lakad ako. Bagya pang nagsalubong ang kilay na lalaki. Saan? Samahan na lang kita. Tumingin sa kanya si Ronan at huminga ng malalim. Hindi pwede. Ayoko magka-issue. Isa pa. Asawa mo ang sasamahan ko. Si Ma'am Joanne yun. Kinuha niya akong ninang na magiging anak ninyo. Napatango na lang ito. Sige. Naunang umalis si Ayan na bigla naman ang dalaga sa inasta nito. Parang nalungkot tuloy siya sa pag-alis nito. Di man lang nagkomento sa pagiging ninang niya sa anak nila ni Joanne. Habang nasa elevator si Ayan ay madali siyang tumawag sa kaibigan niyang FBI. Pre, sundan mo ang asawa ko. Mukhang di maganda ang pakiramdam ko. Baka mamaya may gawin siya. Aniya sa kabilang linya. Kinukutuban kasi siya na may balak ito. Kaya maaga pa lang ay poprotektahan na niya ang dalaga. Lalo na nang malaman niyang matagal na pala siyang gusto nito noong high school pala sila. Ayaw niyang mag-assume na si Joanne ang nag-demand sa mga magulang niya na gumawa ng paraan para makasal sila. Kung pagtatagpitagpiin kasi ang kutob niya ay, pinaboran lang ng mga magulang niya ang unikaiha nila. Pero kutob lang iyon. Wala kasi sa itsura ng dalaga na gumawa ng masama. Pero who knows? Huwag sanang may mangyaring masama. Aniya sa sarili. Masaya nagtuturo ng kung ano-ano si Joanne ng mga kagamitan like bag, shoes, makeup. Tapos, bibilin ka agad na para bang di nauubusan ng pera. Ang masaklap ay si Ronan ang mga nagbibitbit. Sabi kasi ni Joanne na ayaw niyang makafeel ng awkward na sa kanilang dalawa. Kaya di na siya nagdala ng maid or bodyguards. Sa una ay natuwa ang dalaga pero kalaunan ay tila ba di na niya nagugustuhan ang pagsama nito. Ang daming bitbit ni Ronan ng mga shopping bag. Salamat Ronan, ang bait mo talaga. Sabi ni Joanne habang kumakain ng cotton candy. Kunwari ay hindi niya napapansin na nahihirapan ito sa pagbibitbit.
Wala lang yun, sagot ng dalaga. Bago pa sila umuwi ay nilibre ni Joanne ang dinner ang dalaga. Kumain sila sa mamahaling restaurant. Habang inaantay nila ang kanilang order ay panay namang banggit nito sa kanyang asawang si Ayen. Look at this. This is the bracelet na binili niya sa akin. Mahikaw at earrings din tong kasama dito sa bag ko. It's for our first anniversary as a married couple. Kaya naman ang sweet niya. Kaya may sentimental value ito. Ang mahal pa naman ito. Pagmamalaki niya sa gold na suot niya. Alanganing umiti si Ronan kahit papaano ay nakakaramdam siya ng pagkailang sa sobrang pag-i-expose ni Joanne sa relationship nila ni Ayen. Palihim naman na napapangiti ang babae kasi akala niya ay nasasaktan at nagseselos ang dalaga sa mga sinasabi nito. Not knowing na kung hindi pa ulit-ulit na sinabi nito kay Ayen ang set ng gold na iyon, malamang hindi iyon bibili ng binata. Inihatid ni Joanne ang dalaga sa kanyang apartment. Pagod na pagod si Ronan dahil naging tagabitbit ito ng babae. Masaya namang umuwi si Joanne. Mukha successful ang kanyang plano. Humanda ka bukas, babae ka. Aniya sa sarili. Tumawag siya ng newscaster para bukas. Paghahandaan niya ang pagpapahiya kay Ronan. Masakit ang ulong pumasok si Ronan sa kanyang office. Napuyat siya dahil sa kakaisip kung paanong iiwasan si Ayen. Lalo na't mukhang nilalapit ni Joanne ang sarili sa kanya. Ayaw niyang makasira ng pamilya. Pero habang nagkakape siya ay may mga lalaki na lumapit sa kanya. Ma'am, pwede bang mahalungkat ang inyong bag? Anang lalaki na nakasuot ng t-shirt na may nakaprint na NBI. Mukhang mga investigador. Medyo naguluhan pa ang dalaga. Bakit po? Ano po bang meron? Basta po ma, may titingnan kami sa bag ninyo. Mabilis lang po. Di pa man nakakasagot ang dalaga ay hinalungkat na nila ang kanyang bag. Pati mga drawer at gamit sa office. Pinagtitinginan pa sila ng ilang empleyado at nagbubulungan. Naguguluhan si Ronan sa ginagawa nila. Positive. Napalingon siya sa lalaking nakahawak ng kanyang bag. Inilabas noon ang isang bracelet, earrings at necklace. Mukhang pamilyar iyon. Pagmamay-ari iyon ni Joanne. Paano napunta yan sa bag ko? Aniya nagulat na gulat. Ma'am, sa presento na po kayo magpaliwanag. Nalaban si Ronan pero kinaladkad na siya ng mga lalaki. Siya namang pagdating ni Ayen. Ano ang ibig sabihin nito? Sir, wala po akong kasalanan. Wala akong kinuha sa asawa mo. Sigaw ni Ronan na naiiyak na. Halos madurog naman ang puso ni Ayen nang kaladka rin siya. Don't worry, pupuntahan kita. I'll send you my attorney. Sabi ni Ayen. Nang makalabas na Ronan ay madami ng reporters ang sumalubong sa kanya. Kung ano-ano ang itinatanong sa kanya. Miss Ronan, bakit po ninyo ninakaw ang alahas ni Mrs. De Leon? Labis po ba ang pangangailangan nyo para nakawin ang mamahaling alahas ng nag-iisang anak ng Juan ko? Iyan lamang ang iilan sa mga katanungan ng mga reporters. Naiiyak ang dalaga habang nakatakip ang mga braso sa kanyang mukha. Hindi siya pwedeng magkamali. Mukhang na-frame up siya ni Joanne. Wala siyang kaalam-alam na sinasabotahe na pala siya ng asawa ni Ayen. Hindi naman mapakali sa office si Ayen habang tinatawagan ang asawa niya. Nakikita niya sa TV ang asawa habang ine-interview siya ng mga reporters. Doon ay naiiyak-iyak pa ito habang sinasabi kung gaano kahalaga ang alahas na iyon. At hindi daw niya ine-expect na kukunin yon ang itinuturing niyang kapatid na si Ronan. Magiging ninang pamantan ito ng anak nila ni Ayen. Kahit saan niya ilipat ang station ay panay ang lumalabas na balita na patungkol kay Ronan. Kita din niya kung paano siya pagkaguluhan sa labas ng office. Awang-awa si Ayen sa dalaga. Nang masagot ng asawa niya ang tawag ay biglang umiyak si Joanne. Baby, sabi ng babae. Bawiin mo ang kaso kay Ronan. Agad na sabi niya. Pero ninakaw niya ang alahas. Pinataya na ni Ayen ang babae. Mukhang tama nga ang sabi ng kaibigang inutusan niya. Mabuti na lamang at nakakuha siya ng ebidensya para sa pamilyang Huangko. Sabay-sabay silang makukulong, lalo na ang pamemeke nito sa kanyang pagbubuntes. Dahil alam niyang walang kapasidad si Joanne na magkaanak. Alam niya iyon na itinago ng babae. Wait for me, Ronan. Tutuldukan ko lahat ng kasamaan ng Huangko. Aniya, samantalang dismayadong nakatingin sa cellphone si Joanne, sinusubukan niyang tawagan ang asawa ulit. Lalo na nakatanggap siya ng message mula sa empleyadang inutusan niya. Sinabi daw nito na padadala ng attorney ni Ayen sa Ronan. Masakit iyon para sa kanya bilang asawa.
Puro na lang record at voicemail ang naririnig niya. Kaya nag-iwan na lang ito ng mensahe. Ayen, magnanakaw ang babae na yun. Pinagkatiwalaan ka siya, naging mabait ako sa kanya. Pero magnanakaw pala. Desperado nitong sabi. Halos mabaliw-baliw na siya sa kakaisip ng paraan. Nang tumawag ang kanyang mga magulang ay nakagat niya ang kanyang kuko. Nagkakaroon na siya ng anxiety. Anak, nasaan ka? Ano ang nangyari? Ano itong nabalitaan ko? Aniya, si Ayen po. Ipagtatanggol niya si Ronan. Naiiyak niyang sagot sa kabilang linya. Don't worry. Sisiguraduhin namin ang mama mo na mabubulok yun sa kulungan. Sagot niya. Nakahinga naman ang maluwang si Joanne. Wala silang kaalam-alam na iyon na pala ang kanilang katapusan. Sa presinto, dumating si Ayen, humahangos nang ipatawag si Ronan. Kinausap niya ang dalaga na nooy nakahawak sa rehas at namamaga ang mga mata. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Huwag kang mag-aalala, ilalaban kita. Sabi ni Ayen, hindi ka naniniwala na ako ang kumuha nun? No, kilala kita at kilala ko sila. Ayen said, nagtaka ang dalaga sa sinabi nito. Ano ang ibig mong sabihin? Saka ko nasasabihin sa'yo, kailangan mong makalabas sa lalong madaling panahon. Anito, mahigpit niyang hinawakan ang mga kamay ni Ayen. Magtitiwala siya sa lalaki. May pulas na laging nagbabantay sa kulungan ni Ronan. Binayaran iyon ni Ayen upang sa ganun ay mabantayan ang dalaga. Panigurado gagalaw ang mga magulang ni Joanne. Baka masakta nila ang kaisa-isang natitirang mahal niya. Nakipag-ugnayan siya sa mga investigador upang mapalabas ang kaso laban sa Huangco. Lulubos-lubusin niya ang laban. Halos gumuho ang mundo ng pamilya nila nang puntahan sila ng mga pulis. They are under arrest. Pati si Joanne Aconuare ay hawak ang tiyan na wala namang laman ay nagulat. Anong ibig sabihin nito? Sabi ng mag-asawa. Dad, ayokong makulong. Umiiyak na sabi ng babae. Lumabas si Ayen sa sasakyan at lumapit sa pamilyang Huangco. Halos mapaiyak si Joanne na lumapit sa asawa pero umiwas ang lalaki. Baby, bakit? Panahon na para magbayad kayo. Anong ibig sabihin nito? Galit na sabad ni Mr. Huangco. Bayad para sa ginawa niyo sa pamilya ko. Akala niyo hindi ko alam? Tiimbagang sagot ni Ayen. Sumabad naman si Joanne. Baby, I'm pregnant. Pregnant? I already know what's true. Sige na, arestuhin niyo na ang mga demonyong yan. Walang emosyon niyang sabi. Masamang tumingin sa kanya ang mag-asawa habang naglulupasay naman si Joanne at tinatawag si Ayen. Akala mo may maibubuga ka? Pagsisisihan mo ang ginawa mo sa amin. Hindi mo alam ang kaya kong gawin. Anang ama na si Mr. Huangco. Pero isang nakakalokong ngiti lamang ang itinugon ni Ayen. Walang alam ang matanda na nasa kanya ang matitinding ebidensya na magdidiin sa kanila sa kulungan. Habang nasa kulungan ng pamilyang Huangco ay nakita nila ang balita kung saan kumakalat ang kanilang kasamaan. Nandoon ang video kung paano nagsalita ang inutusan nila na sabotahin ang sasakyan ng mag-asawang De Leon. Pati na rin ang panggigipit nila sa mga magulang ni Ayen. Nang dahil sa finance officer ng De Leon ay nagipit sila. Palihim palang ninanakawan upang bumagsak ang kanilang negosyo. Iyon din ang naging tagamanman at tagasumbong ni Joanne sa kanilang opisina. Pati na rin ang pamimeke ni Joanne sa kanyang pagbubuntes at ang paglagay sa alahas niya sa bag ni Ronan nung nag-CR ito. Nakunan pala iyon ang kaibigan ni Ayen na inutusan niyang sundan ang babae at ang kanyang asawa. Hindi makapaniwala ang mag-anak na Huangco sa pagkabulgar ng kanilang baho. Umiiyak na napaakap si Joanne sa ina, mukhang katapusan na nga nila. Samantalang binugbog ng mga ibang nakakulong si Mr. Huangco na nasa kabilang rehas na puros mga lalaki. Lapalaya si Ronan dahil sa pagpapatunay na wala itong kasalanan. Sinalubong siya ni Ayen ng mahigpit na yakap. Tapos na ang lahat ng paghihirap natin. Sabi ni Ayen. Umiiyak naman si Ronan habang nakayakap kay Ayen. Hindi dahil nakalaya siya kung hindi awa sa lalaki. Wala siyang kaalam-alam na ganoon pala ang ginawa ng pamilyang Huangco sa kanya. Halos kinontrol nila ang kanilang buhay. Ronan, may sasabihin ako sa'yo. Sabi ni Ayen pagkatapos kumawala sila sa isa't isa mula sa pagkakayakap. Ano yun? Mariing nakatingin si Ronan sa mga mata ng lalaki. Can I court you? Gusto kong to pa rin ang pangako ko noong graduation natin. Dahil sa sinabi ng lalaki ay nagsilaglagan ang mga luha ng dalaga. Wala namang nagbago sa nararamdaman ko sa'yo. Di ba nga sabi mo, stay wild, moon child?
Kaya hindi ako nagbago despite na nakasal ka. Napangiti ang lalaki na maluha-luha na rin. Kahit kinasal ako na minsan hindi ako nagmahal ng iba, you're still and you're still the one I love. Sabi ni Ayan sabay halik sa dalaga. Hindi naman iyon tinanggihan ng dalaga. She responds passionately with a kiss. Para silang sabik na sabik sa isa't isa. Sa wakas ay nakalaya na rin sila. Maraming nagbabago pero hindi ang nararamdaman ng tao. Lalo na kung tunay ang pagmamahal.